Magsitayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating mailalang. Tanay inako niya't inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid na Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Sa pagtatapos ng unang araw ng ating paggawa ngayong bagong linggong ito, muli nating parangalan ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Panginoong, ng Diyos Ama, at ang Espiritu ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang Lunes po sa simbahan ay nakalaan sa Espiritu Santo upang patuloy niya tayong basbasan sa lahat nating mga balak at plano at mga gawa. Hingin din natin sa Diyos Espiritu Santo ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kamalian at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo, ay iyong tinuruan ang mga nananalig sa ikabuturan, kaibuturan ng kanilang puso't kalooban. Ipagkaloob mong ang aming matutunan, sa Espiritu ring ito ang tanang katwiran at kabutihan, at maligaya naming kamtin palagi ang kanyang kasiyahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos sa inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay kayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtasan lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat.
Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos na nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan ay kung ako'y kanyang tinulungan. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang puon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang ingatan. Ililigtas niya ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo, poon. Sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitang Romano ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda ng mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Wika nila, siya'y karapat-dapat na pagbigyan sapagkat mahal niya ang ating bansa. Ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus at nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitang Romano sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan.
ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga kataas-taasang pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Wika nila, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. At maraming marami pong salamat sa inyong pagpapasyang magsimba ngayong Lunes, Araw ng Banal na Espiritu, the votive mass of the Holy Spirit. Every Monday is, kung wala hong kapistahan, we're supposed to honor marapat lamang na ating parangalan ang Espiritu Santo tuwing Lunes. Medyo nalilimutan na po ito, ngunit maganda hong balikan natin ang tradisyong ito sa simbahan na ang Lunes, kung walang kapistahang anuman, marapat lamang na ibalik natin sa pagpaparangal at pagkilala sa Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos Ama, at ang Espiritu ng ating poong Jesus Nazareno. Pag sinabi pong Espiritu Santo, ito'y kadalasang siyang nag-uudyok at nagtuturo, nagpapaalala sa atin ng tama, mabuti, at marapat. Magkakaiba ho siya, ngunit meron hong pagkakatulad. Tama, mabuti, at nararapat. Na siyang atin hong narinig sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, Apostol kay Timoteo. Ang sabi niya, pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin at pamanhik at pasasalamat sa lahat ng tao. Gayun din ang ginawa ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik, payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas upang maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ito ho yung tinutukoy kong tama, mabuti at nararapat na siyang udyok ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos Ama at Espiritu ng ating Poong Jesus Nazareno na ibinigay, tinanggap po natin nang tayo'y binyagan. Na sa tuwing tayo'y naghahangad ng mabuti at tama, ang Espiritu Santo ang sa ating gumaganap at kumikilos. Kung kaya, kung nais po nating huwag magkamali, kung nais nating mabuti ang ating mapili, tama ang ating gawin, tama ang ating pagpapasya, tama ang ating sagot sa board exams o anumang exams, walang ibang dapat tawagan, lapitan, hingan ng liwanag at karunungan upang makapagpasya at makapili tayo ng tama at mabuti at nararapat, kundi ang Espiritu Santo. Kaya nga ho, among the students, among those who are taking the board exams, will be taking the board exams, sana huwag niyong kakalimutan na laging magdasal sa Espiritu Santo. Siguro ho, narinig niyo na, bakit bawat kolehiyo, hindi man lahat, but most of them, meron hong at the start of the school year, meron hong the Mass of the Holy Spirit. Narinig nyo na ba yun? Di man tayo galing sa Catholic school. O kaya, kung kayo man ho'y graduate ng isang Catholic school, bakit ba at the start of the school year, merong Mass of the Holy Spirit? Ano yun?
Para saan? Wala lamang magawa sila para palabasin na tayo ay nasa isang Catholic institution, may Mass of the Holy Spirit? Hindi ho. Ito ho'y sadya. This is purposely done upang hingin ang liwanag, karunungan, tama't mabuti na ating gagawin all throughout the year sa tulong ng Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus at ang Espiritu ng Diyos Ama. Kaya hindi lang ho sa board exams, hindi lang ho sa ating mga pagsusulit, hindi lang ho sa ating pagpapasya, sa atin hong buong buhay, huwag makalimot, tawagan, hingin ang tulong ng Espiritu Santo upang tama ang ating mapagpasyahan, mabuti ang ating gawin, at nararapat ang ating pipiliin. Kung atin hong babalikan ang Ebanghelyong binasa ko mula kay San Lucas, ito rin ho ang nakapaloob sa ating narinig. Isang Romanong kapitan, Roman centurion, hindi Hudyo, Romano, ang nagpasyang humingi ng tulong kay Jesus na pagalingin ang kanyang alalay, kasambahay, katulong, alipin. Kung tutusin, anong kinalaman niya, anong pakialam niya kay Jesus? He is a centurion. He is a non-believer. Hindi siya Hudyo. At anong pakialam niya, anong kinalaman niya sa kanyang alipin? May something ba sa kanila? Meron na tayong ganyang iniisip. Hindi ho. Sadya sigurong mayroong kabutihan sa kalooban at katauhan ng kapitang Romanong ito na nag-udyok sa kanya na kahit alipin lamang niya, ipinakiusap niya kay Jesus na hindi niya kakilala, di siya isang Hudyo. At nakiusap sa iba, nagtiwala sa iba, pwede bang ipakiusap niyo kay Jesus? Siya nakilalang kilalan sa pagpapagaling at mga himala, na pagalingin naman niya ang aking alipin. At hindi lang ho doon nagtapos. Hiyang-hiya nga po itong Romanong ito, the Roman centurion, kapitang Romano, na humarap kay Jesus. Siguro'y talaga ho siyang guilty sa dami niyang kasalanan at nahihiya siya na isang Romano haharap sa isang kilalang mabuting Hudyo. Kaya hindi siya humarap kay Jesus, nagpasabi na lamang siya sa Panginoon sa pagtitiwalang ang Panginoon ay pakikinggan ang kanyang kahilingan. Ang nasa sa kapitang Romano ay masasabi ho nating udyok pa rin ng Espiritu Santo. Na nagpasya siya ng tama na makilala ang pagkadiyos at kabutihan ni Jesus na isang Hudyo at nagmalasakit siya sa kanyang alipin na may sakit, nag-aagaw buhay. At hindi doon nagtapos. Ipinakita rin ng Romanong kapitan na sabihin lang ni Jesus ang kataga, ito'y makapangyarihan ng makapagpapagaling sa mga may sakit, even at a distance. At ito ho ang nakita ng Panginoon. Nang makita niya ang lalim ng pananampalataya ng isang hindi Hudyo, isang Romano, ang malasakit ng Romanong ito sa kanyang alipin at ang pagtitiwala ng Romanong ito sa kanya, nang may buong pagpapakumbabang kinikilala na siya'y hindi karapat-dapat ni humarap kay Jesus na makapangyarihan, iginawad ng Diyos ang kagalingan sa kanyang alipin. Ano ho ang mensahe nito para sa atin? As I've said, kapag tayo ho ay nasa, tawag ho natin dyan eh, dilemma. Alam niyo yung dilemma? Yun hong dalawang bagay na kailangan nating magpasya. Tama ba ang gagawin ko? Itong mali. Sangang daan. Yan ho ang mas popular. Meron ng awiting sangang daan. Kailangan kang magpasya, ikaw na nasa sangang daan. Anong pipiliin ko? Itong tama o itong mali? Itong masama o itong mabuti? Itong para sa akin o para sa iba?
para hindi ho tayo magkamali, na laging tama, mabuti at nararapat ang ating mapili, mapagpasyahan, gawin, manalangin sa Espiritu ni Jesus at Espiritu ng Ama, ang Espiritu Santo, upang ang kabutihan ng Diyos ay sa atin manahan at tayo'y maakay papalapit sa Diyos na puno ng pagmamalasakit at magandang pagtitinginan sa iba. Hingin po natin sa panalangin, dagdag ho ninyo, literally, na sa atin ng pagdadasal at pamiminto sa mahal na Poon, huwag kalimutang manalangin din sa Kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, upang sa lahat nating pagpapasya, sa lahat nating gagawin, sa lahat nating mga hahangarin, ang tama, mabuti at nararapat ang ating piliin upang ang biyaya ng Diyos ay sa atin manahan at sa atin mapasapiling. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasing tatag ng sa Romanong Kapitan, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng iba sa sandaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman saanman bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumahong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Pagkakataon na po nating alalahanin lahat ng ating pinangakuang ipagdadasal. Sa katahimikan, atin pong ilapit sa Diyos lahat ng kanilang mga pakiusap at kahilingan. Basbasan mo rin, Panginoon, ang mga board examinees, ang mga veterinarians, ang mga guro, ang mga accountants, ang mga social workers, ang lahat ng mga bar examinees, ang lahat ng mga naghahanap trabaho, ang lahat ng kailangang mamili at magpasya. Nawa ang gabay ng iyong Espiritu, ang Espiritu Santo ay laging sumakanila. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. O Diyos, Amang makapangyarihan, marapatin mong pakinggan ang aming mga pakiusap at kahilingan. At ito nawa ang maghatid ng biyaya sa lahat ng aming mga pinangakuang ipagdarasal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
pala, sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sagabit maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming mga layunin at adhika. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritung Banal sa iyong, na iyong itinuturing ng mga anak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagat nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus na
aming mahal, iligtas mo kami, Tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang Espiritu Santo ang siyang nag-uugnay sa atin sa banal na Santatlo. Kaya't sama-sama nating papag-ibayuhin ang ugnayang ito sa pag-awit ng panalangin tinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang mga anak ng Diyos, katawan ng Panginoong Jesucristo, templo ng Espiritu Santo, ating pagsaluhan ang makalangit na kapayapaang bigay sa ating lahat. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, siyang hangad ay kagalingan ng lahat. Mapalad tayong lahat na sa kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Forget you. Stay with me,
because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang nag-uumapaw na Espiritu Santo sa aming kalooban ay siya nawang sa aming dumalisay at pausbungin nawa sa amin ang kabutihan at kabanalan sa ikaibuturan ng aming buhay upang ang lahat ng kabutihan niyang bigay ay sa amin managana at mamuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tulad po ng ating narinig sa banal na ebanghelyo, huwag magdalawang isip, ipagdasal, itaas, isuko sa mahal na Poon ang lahat ng mga taong ating pinangakuang ipagdarasal.
maging silang mga iniiwasan natin at ayaw makita at makasama, naway tama, mabuti at nararapat ang ating maging damdamin sa kanila sa tulong ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga larawan, mga pangalan, at lahat ng mga taong kanilang pinangako ang ipagdarasal at ipagsisimba na di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. Gayun din ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan. At nawa ang lahat ng ito'y magpaalala sa binyag kung saan naming tinanggap ang Espiritu Santo na siyang nagpapaalala sa amin upang kami mamuhay sa iyo sa pagmamahal at paglilingkod. Sa ngalan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na magtiwala sa kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Jesu Padre, Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluywalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, milulwalhati ka namin.